So yun ay bahagi po ano? Ito. I think it is very good when people suffer. To me, that is like the case of Jesus. So, what is sinabi ko kanina, we must be aware. We should not be, dapat maging mulat tayo sa kahirapan. Huwag nating tatakutan ang kahirapan. Kaya tayo nagkakaroon ng problema, kasi nga yung sabi nga, yung problema ng escapism. Ano ibig sabihin? Kung maaari, lulusot, i-escape. Mahirap yan eh, ayoko dyan. No? Ayoko dyan. Mas gusto natin ang madali. Pero kay Madre Teresa, anong sabi niya? Yung daw pagkakataon na tayo maghirap, para kang inaalitan ng Kristo. No? Hindi alit ni Judas. No? Alit ni Kristo. No? Alit ni Kristo. Okay. Ito sa prayer. So, ito yung palagi nating hamon sa panalangin. Ano sabi? Prayer is not asking. Palagi na lang, Lord, bigyan mo ako nito. So, prayer is putting oneself in the hands of God and is His position and listening to His voice in the depths of our hearts. So, Panginoon, kapag itinarasan tayo, anong gusto mong mangyari sa akin? Yung kalimitang pagtugon ng Mahal na Birhen Maria, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ito yung hinihiling ko, pwede nang magbigay tayo ng pag-ibig, pero Panginoon, anong bang gusto mong mangyari sa akin? Anong bang gusto mong mangyari sa akin? Yun yun ang dapat na maging disposition natin. Ito yung gusto ko. Pero anong gusto mo, Panginoon? So sana po sa ating mga panalangin, yun ang palagi nating bigyan ng Diyos. Next. So, baba, pinag-usapan natin. So, prayer, yung una ay thanksgiving, ano? Ito ay ito ang thanksgiving pala. No? So, if you can feed a people, 100 people, then feed just one. So huwag kayo mag-isip kung anong gagawin nyo para sa kawang gawa. Ano lang yung kaya nyo? Yung attitude ng ni Mother Teresa. Ano lang yung kaya nyo? Anong kaya mong ibigay? Anong kaya mong ibigay? Kumisa nag-iisip kasi tayo, hindi ko kaya yan. Kasi kumisa, iniisip natin na, ang ito yung aking project, hindi ko kaya. Hindi, ano na yung kaya mo? Kaya, yun ang sana pag-encourage natin. Anong kaya mong ibigay? Ngayon, kaya, halimbawa, bukas, mangingiuli kayo. Isa pa rin na pala, pala sa mga sinasabi ko rin, sana hindi lamang po yung mga Katolikong nagsisimba, ingat ninyo. No, ingat nyo rin yung mga hindi nagsisimba para maturuan din sila. No? Para maturuan din sila. So, kahit na halimbawa, bumalik kayo. Next week, bumalik kayo. Oh. Ay, humihiuli kami. Ano sabihin mo? Sabihin, oh, nangingin na naman ulit. Sabihin mo rin, pwede ka kahit kung ano lang ibibigay mo. No? Ilan naman eh. Kung ano lang ibibigay mo. Kung may ibibigay ka ba? Kung wala ka bang ibibigay? Wala ka. So, yun yung idea ni St. Teresa. Kung magbuta. Next. Mother Teresa. So, in relation with so, prayer, thanksgiving, and then itong fasting, ito rin siguro, no? Bahagi rin ang maging pagdilos natin. Let no one ever come to you without living better and happier. Be the living expressions
kindness. Kindness in your face, medyo nabura. Kindness in your eyes, and kindness in your smile. Ito yung pinakamahirap sa akin. Kindness in your smile. Nahirapan ako mag-smile. Pero ano yung sabihin? Kindness. Always kindness. Alam niyo, yung abstinensya, at saka yung fasting, ay alin? Ay para tayo ay lalong maging kind. No? It's not simply abstinence. It's not simply fasting. Para alin, tulungan tayo na alin, maging kind. Para mo kay Mother Teresa, yun ang kanyang fasting and abstinence. Mahirap kung maging kind. Kahit sa mata, kahit ng daw sa mukha, at kahit ng daw sa ngiti. No? Eh, wala akong may bibigay. Eh di, humingi ka lang. No? Wala akong may bibigay. Eh di, ngiti. No? Humingi ka lang. Kaya yung mga hindi nagbibigay, ngitian nila. No? O, minalungon. So, pero sana yun ang mana. Much more, no, kung mayroon tayong maibibigay. Pero sana yung ating fasting and abstinence will help us to be kind. Next. Okay. Bago ito, may question pa kayo? Any question? Doon sa... May question ba kayo? Doon sa diniscuss? Suggestion? Pero alam niyo, yung mga bata, no? Wala pa namang repent and believe in the gospel. Pero yung sabihin, ay, sa akin, ha? Sa akin, wala namang instruction yung, wala namang binigay ng instruction ng diocese. No? Sa akin, kasi kapag hindi mo ibinigay yung santo, yung hindi mo siya binigyan ng loob, nasabihin sa iyo ng mga tao, ang dapat ng parin mo, ang ulang pinagkait pa. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi man sa kanya, kung hindi man mismo dun sa bata, at least dun sa makakakita, nalil, yung mensahe nalil, to repent. No? So, hindi naman sakramento yung na katulad ng the body and blood of Christ. It is a sign. Masabi nga that we are a sinner and hindi masyado makita ng bata. No? Pero sa akin, kasi sa ating mga Pilipino, sa ating mga Pilipino kasi hindi pa ganun kataas. Sa atin siguro, okay. No? Pero sa mga Pilipino, sa mga mananampalataya Katoliko, ay hindi nila maintindihan kung bakit hindi mo sila binigyan. No? Mas you will create more questions. Bakit hindi mo ako binigyan? Wala namang restriction ng simbahan. Di ba? So sa akin, papahirap ko na lang to remind, kasi ang reminder din na ilin, repent and believe in the gospel. No? Repent and believe in the gospel. So kung hindi masabatan yun, okay lang. At least it is a sign for others. No? Yun lang sa akin. Ano pa? Father, di ba nung last year po ba yung pag-iagin niyo? Aswerist Day din doon noon, pero yung mga representative, di ba bumoto sila ng pro-abortion, mga may cross? Well,
nasasakop yun. No? Hindi natin nasasakop yun. Kasi commission po kasi, hindi natin pwedeng sakupin na, hindi kita bibigyan ng cross kasi bumoto ka ng pro-abortion. No? We have to remember that our side is for a side hoping for conversion. No? Baka sakaling sa pamagitan ng pagbibigay ng kanilang side, magkaroon ng pagbabago. No? Kaya, alam niyo, isa rin sa mga, alam niyo, isa sa mga, doon po ako kay Mother Teresa, anong sabi niya? Ay, do not judge. Bakit? When you judge, wala na kayo may tutulong. No? So, when you judge, you could no longer help. You could no longer love. You could no longer give. Kaya, isa sa mga pamantayan ni Mother Teresa Eric, huwag tayo humusga. No? Huwag tayo humusga. Ang palaging ano ng simbahan ni Eric, ang Diyos ang bahalang mag-humusga. Tayo, will us offer a venue for forgiveness and conversion. Conversion and forgiveness. Kinawag natin kalimutan. Hindi tayo para magbigay niya. Well, sa atin po, kasi sa, hindi na ngayon eh, ang may restriction niya kumisan, ang may dumani dyan, ay more on, halimbawa, sa ibang state kasi, may restriction talaga, yung ibang diocese. Pinag-uusapan yun. Ni Alin, halimbawa, kapag yung senador na pro-abortion, mayroong ganun, may usapan na ganun, ha? Bibigyan pa ng komunyon o hindi. Komunyon yun, no? Hindi yung ashes. Yung ashes naman, hindi naman, yun ay sacramental. Hindi naman sacramental. But, kasi parang, may mga bumoto sila, may mga cross na kaya parang nag-create na Christian. Hindi naman siguro. Hindi naman. Kuha na naman sa mga news na ito mga bumoto, pero Catholic na nakakalungkot kasi nga bumoto sila by ashes, pero ang boto nila is... Alam nyo kasi, hindi natin alam yung kanilang pinanggagalingan kung bakit sila bumotoron, no? Hindi namin pinanggagalingan. Isang problema natin, isa lang maliwanag doon. Ano yun? Ay, isa lang ibig sabihin nun, hindi tumatagos ang mga tinuturo natin sa kanila. Yun ang maliwanag doon. Kulang pa tayo sa pagpapaliwanag. No? Kulang pa tayo. Kasi hindi nila naiintindihan eh. Sa kanila, walang conflict. No? Sa kanila, walang conflict. Bakit? Because of the ignorance of the faith. Hindi nila alam ang tungkol sa pananampalataya. Kaya yung ating anuhin, kung maaari, maituro talaga natin yung talagang pananampalataya. Kasi para sa kanila, alam ba, pwede kasi isipin nila na ay hindi ka nakita sa hindi pagpatay. No? So, ibig sabihin nila rin, ay, baka hindi maliwanag sila. Sa akin, maliwanag eh. Pero sa kanila, baka hindi maliwanag. No? So, higit po nawa yung bahagi ng pag... Pero ibig sabihin, yun ang problema nila yun. Ang simbahan, sabi nga, hindi pwede ang simbahan ay maging madamot. Hindi pwede ang simbahan ay maging madamot sa pag-anyaya sa kanila na humingi ng tawad at pagbabago. We must always hope for renewal para sa kahit na sa kanila na bumoto for kahit na sa laban sa atin. Kasi bakit? Inalisan natin yung ano eh. Inalisan natin yung ano ng simbahan. So kung yung tinatawag po natin sa atin kasi ay halimbawa po sa pagkakasala. Kasi yun ay isang pagboto sa isang sitwasyon sa kongreso na nagtatawag. Kaya ano naman kailangan natin? Marami. Ano yun? Ay
kumuha tayo ng mga tao na ilalagay namin sa pwesto na marunong tungkol sa ating pananampalataya. No? Kaya, ibig sabihin, ay ang hamon, babalik sa atin eh. Ibig sabihin nga rin, we lack yung effectivity na maturuan ang mga tao. Pero yan ay bahagi ng na tutawagin po natin ng sitwasyonalin. Nandun kasi pa rin tayo sa amin. Yung ngayong play ng tinatawag po natin na freedom of the will. Freedom of the will. Kaya nga simbahan, nalis na yung ano eh. Yung excommunication, anitimasi. No? Inalis na simbahan. Well, yung excommunication becomes automatic. No? It becomes an automatic excommunication. Pero, sabi nga, kapag ang pinag-usapan ni Abo, wala tayong wala namang ano yung simbahan. Ang palagi ng simbahan ay alin. So, huwag natin kalimutan na yung ating idea na alin, at yung sa pari na naglagay yung Abo alin, na sana ikaw ay, sigurado ako, no? Yung mga naglagay ng Abo alin, na sana ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Yun ang palagi tingnan natin. Okay, ano pa question? Or addition? Oh, sister. Una, ay dapat ang bibigay din tayo ng reflection. No? So, kung mayroon nagbigay ng iba, dapat ibigay natin din natin. No? Doon sa pangalawa, yun ang may pupulang natin. Nahiya tayo magtayo sa gitna. Nasa pangbata pa lang tayo. No? Nasa pangbata pa lang tayo. Kapag sinabi natin, tayo nasanay tayo na parang classroom style. Mga speaker natin, kayo, pwede naman kayo tumayo dito na. At magpaliwala. Pero hindi natin ginagawa. No? Hindi natin ginagawa. No? So, may nag-restrict pa sa atin. May nagpapawal pa sa atin. Wala naman nagpapawal sa atin eh. Pero bakit hindi tayo nasanay? Hindi tayo nasanay. Nasanay lang tayo sa kapag mayroong charismatic movement. You know? Charismatic movement. So, yun yung anakin. Wala tayong problema kung sila ay may ginagawa. Ang problema namin ay may ginagawa pa tayo. No? So, hindi natin pwedeng sakupin kung ano yung kami na ginagawa. Ang problema natin ay may ginagawa pa tayo. Yun ang kinakailangan natin bigyan ng pansin. Ano ang pwede natin gawin? No? Ano yung pwede natin gawin? Doon tayo mag-concentrate. Yun ang mga bagay natin. Kasi kaya na sila yung gumawa ng gumawa. Bahagi yun ako sa ito yung hamon na yung pinapahayin sa atin ngayon na patulad lang, ipinapungulan pa sa atin alin.
At pwede rin